at kumusta po kayo? Papunta tayo sa Calapi, Bohol. Meron tayong sports fest sa mga kaparian. At sama natin dito si Lulong B-Boy. Salamat po tayo dahil nakatanggap tayo ng magandang mensahe ngayon si Brother Alvin Gitamundo ay humingi ng paumanhin at kapatawaran publicly. Yan ang maganda dahil yan po ay palatandaan na we are moved by the spirit of humility, the spirit of acceptance, the spirit of remorse. Yan po ang tunay na diwa bilang isang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. We are here not to compete. By the way, mga kapatid, we are here not to compete, but we are here to complete. No? Yan ang pinakamagandang balita natin ngayon at tinatanggap natin yung sincerity sa kanyang pag-aas ng kapatawaran sa lahat niya na ginagawa sa atin, pagbabas. At ginagamit pa ito sa ating mga mahal na mga kapatid sa ibang pananampalataya. At wala naman yung katotohanan, mga kapatid. At sana, no, kung maumentaryo tayo, mas mabuti na magtanong tayo bago tayo magbigay ng komentaryo. No? Bago tayo magbigay ng komentaryo. Dito kami sa Tagbilaran ngayon. Dito kami sa Jollibee. Dahil mamimili tayo ng wala pa silang almusal. Dahil maaga kaming lalakad sa patungo sa Calapi para sa sports fest sa mga kaparian. At matuloy tayo. Yun, no? Naka-appreciate po tayo kahit grabe yung mga komentaryo niya sa atin. At pangalawang beses na po ito na humingi ng sorry sa atin. At sabi ni Kristo, no, hindi lang 7 times patawarin natin yung mga taong galit sa atin, yung mga tao na umuusig sa atin. Patawarin natin for many times, no? Yan ang sabi ni Kristo sa ating lahat. At yan talaga ang turo ni Kristo. At pasalamat po tayo. Yan po ay isang magandang balita po. At nag-comment si Brother Eric, magpaubos na punong tauban ug musibay sa giya sa mando. Tinuod na Brother Eric o ato ng hisgutan, no? Labi na ning God died issue. Kani dugay-dugay na yun eh. Matagal na po ito. Klarong-klaro naman sa official teaching ng simbahan, Christ died in His human nature only. Bakit may only? Bakit may only? Dahil may dalawang nature si Kristo eh. Ganun siyang divine nature. So, hindi talaga namamatay yung divine nature ni Kristo. Hindi talaga namatay yun. Kaya may only. Jesus Christ died in His human nature only. Bakit may only? Dahil kinakasali yung divine nature. Pero, kung human effort lang ang pagkamatay ni Kristo, ito ang ilagay natin sa isipan natin. Ito din ang ilagay natin sa ating puso. Na, kung human, merely human effort lang ang pagkamatay ni Kristo, hindi nasali ang kanyang divine person, walang infinite value yung pagkamatay niya. Kung merely, ha, kung hindi nasali ang divine person, human effort lang, at sabi naman sa ibang sa parte sa banal na kasulatan na yung tao ay hindi makapagligtas. Kung human effort lang, at ito ang ilagay sa ating isipan, mga kapatid, na si Kristo ay walang human person. He has only one person. It is called divine person, mga kapatid. Anong nasa kay Kristo? Only one person. Wala siyang human person.
person. Yung human nature niya, hindi nag-produce ng human person. Mabalikin ko ha, yung human person niya ay hindi nag-produce, ang human nature niya hindi nag-produce ng human person. He has only one person and it is divine person. Kaya nga, sinabi sa official teaching ng simbahan, mga kapatid, Christ died in his human nature only. Meaning to say, hindi nasali yung divine nature niya. Hindi mamatay yung divine nature ni Kristo. Only his divine person suffered and died. Bakit? Kapag hindi nasali yung divine nature person niya, kung hindi nasali yung divine person niya sa pagkamatay, human effort lang pala ang kamatayan ni Kristo. Kung human effort lang yon, walang infinite value yon. Walang infinite value. Finite lang ang impact nun. So, limited lang ang impact nun. Yan ang mangyayari kung human effort lang namatay si Kristo. So, sa pagsasabi na Jesus Christ died in His human nature only, meaning to say, hindi nasali yung divine nature niya. Pero sino yung doer of the action? The divine person. Wala namang ibang persona si Kristo. Yung divine person, bago si Kristo na incarnate bilang tao, bago si Kristo naging tao, mga kapatid, walang kamatayan yung divine person niya. Pero he assumed human nature. So namatay si Kristo through human nature. So kung hindi nasali yung divine nature niya, so hindi infinite yung value sa kamatayan ni Kristo. May kabuluhan ba yung human effort? Kung human effort lang namatay si Kristo, wala. So naging infinite ang value nito dahil sa kanyang divine person. At yan ang sinasabi din. Meron ding akda si Cardinal Vidal niyan, 2017 pa. At si Archbishop Palma, sa sulat niya kay Father Fran, eh, sulat niya kay Father Lucas Inok, at ang sulat ni Father Archbishop Romulo Valles sa ating Presidente Brother Ryan Mihiliano, na sa pagsabi na Christ died in his human nature, not in his divine nature, sabi nila, it should be understood literally na he died his divine person. So, yung mga obispo na, sino ba ako? Kahit parin ako, wala akong karapatan, wala akong authority to reject the magisterium. I need to bow. I need to obey the statement, official statement of the church, mga kapatid. At sa mga kasamahan natin na inaamin naman nila na dinideny na nila na hindi ito, sabi nila, hindi ito official galing sa mga CFD. Pero nandun sila nagla-live sa CFD office nila, no? Ay, sana, no, mabuksan nila yung isipan nila. Sana ma-embrace na natin yung tunay na pagpakumbaba sa ating sarili, mga kapatid. Hindi naman sinasabi sa CBCP na yung human nature ni Kristo yung namatay. Pero yung divine person, because the doer of the action, because yung human nature ni Kristo is abstract, divine nature is abstract. No. So ang doer of the one who does everything is the divine person. Yung mga milagro, the divine person. Yung mga nagsagawa ng mga pagbuhay sa patay, the divine person through his divine nature. Yung mga nagugutom si Kristo, nauuhaw si Kristo, napapagod, divine nature through his human nature. Yan po, no? So who died on the cross? Kapag ang question, who died on the cross, it refers to the person. What died on the cross? His human nature.
So the question of nature is what? And the question of who refers to the person who died on the cross. The person of Jesus Christ through his human nature, who suffers on the cross. The divine person through his human nature, who create miracles and wonders. The divine person through his divine nature. No. What suffers on the cross? His human nature. So, yung who at what, kung maintindihan natin, it refers, the who refers to the person. The question, who suffered, who experienced death on the cross? The divine person. What suffers on the cross? The human nature. So, yan po ang ating paglilinaw, mga kapatid. Yung mga napakinggan ko yung mga komentaryo sa ating mga mahal na kaibigan, no? Puro lang personal. So, hindi talaga official na mga statement at inaamin naman nila ito, no? So, it is better na magbabatay tayo sa official statement ng simbahan, hindi sa ating personal opinion. All opinions are equal with the absence of evidence. Hindi ko na dadala yung mga document, but klarong-klaro naman doon. Malinaw na malinaw doon. Sana, advice ko po sa mga CFD, huwag nyong kunin lang yung party. Basahin nyo ng buong-buo at unawain nyo, just erase your biases to one another. And we will be united as one, mga kapatid. Ang kinailangan natin is pakumbaba at litas accept. Kahit nga si St. Thomas Aquinas, ang pinakamatalino na sa mga among the theologians, pero nung nagdebate sila ni Duns Scotus at na-approve ng simbahan yung theological stand ni Duns Scotus, so hindi na nag-komentaryo pa na additional against sa bawat isa, dahil ang simbahan ay nagsasalita na in favor ni Don Scotus, hindi kay St. Thomas Aquinas. So ngayon, kita natin yung iba ay hindi ina-approve yung kanilang theological opinion, no? Ngayon, ang nangyari, there is a division among us. Pero kung pride divides talaga. Pride divides, but humility unites, no? So nung una, nagtatahimik lang tayo dahil hindi ko pa talaga nabasa yung official statement ng simbahan. So sa tanong ni Brother Jong, bakit na tahimik ka noon, ngayon ay nag-iingay ka na? Hindi naman tayo nag-iingay, sumasagot lang tayo ng buong tapat. Sinasagot lang natin yung kanilang mga misquoted na mga sagot din natin sa kanila, no? Kung i-compare natin yung sagot natin sa kanila, no, puro personal lang, no, puro pasaring lang, no. So makita natin, mababaw na mababaw. Pero mas mabuti na palaliman pa natin. Advice ko sa inyo lahat, mga CFD, lalo na yung mga God-died figurative, no? Basahin nyo yung document, official document ng simbahan. Basa. Sabi ni St. Augustine, read until you lead, no? Marami na kayong komentaryo without analyzing first the official statement of the church, no? Parang wala na tayong galang sa magisterium. Parang tayo na ang magisterium. At sa while nakikinig ako sa kanila, no, kita ko na wala na silang respeto sa magisteryo, mga kapatid. Dahil parang sila na ang magisteryo. So magbasa tayo ng mga comment, mga kapatid. At binabasa ko yung mga comment nila, no, very negative against sa kanila. So the more you comment against the magisterium, the more you lose your name, the more you lose your good reputation, mga kapatid.
So, si Ida Soluso, I'm avid follower of your program, Father Darwin. I have learned many things. I pray for my children to draw closer relationship with God. God bless. Si Ida Soluso. Si Edna Itable. Good morning, Father. I'm watching from Butuan City. So, binawagan pa ko kay Brother Sok Fernandez, no? At Brother Adam Ampir, at sa mga leader, no? Natin noon, hanggang ngayon, no? Magkaisa na tayo. Let us promote the CBCP. At yan po ang akda ni Cardinal Vidal na hindi nyo pinakinggan. Yan po ang request ni Archbishop Palma, ang ating present Archbishop sa Cebu. Na nababasa ko eh. Yung document talaga. So kaya nga, convinced na ako ngayon. Dahil ngayong buwan lang talaga ako nakabasa sa document. No? At dahil bahaya sila kay Ramon, hindi na sila makikinig sa statement sa CBCP. Na alisin niyo yung bias, no? Alisin niyo at read with pure heart, with pure, without malice, the document of the church, and you will be amazed with the beauty of the official statement of the magisterium, mga kapatid. So marami namang nauna na nasa huli, marami namang nahuli na nauuna. Yan ang sabi ni Cristo, di ba? Hindi garantiyan na ako ang nauna, na ako na ang wasto. No? Kahit tayo ang nauna, pero hindi naman tayo makikinig sa official ng simbahan, it is intellectual pride. Sana maiwasan natin yung intellectual pride, mga kapatid. Kahit pare na ako, I'm not above to magisterium. Kahit nabasa mo na lahat ng mga dogmas ng simbahan, aklat ng simbahan, pero wala ka ng respeto at hindi mo na ini-accept yung official at kinukorek mo pa yung CBCP, sino ba tayo mag-correct sa doctrine of faith, commission on the doctrine of faith? Hindi lang ina-approve yung mga obispo sa Commission on the Doctrine of Faith. No? Ina-approve na yan. Sino ba ako? Yung mga nasa palibot niyan, mga dogmatic theologian. Kahit yung ginawa ni Brother Ramon, I 100% salute Brother Ramon. Dahil nagpasa siya. Kahit si Brother Sok, nagpasa din dun sa Father Supan. At ni-review pa ito. Hindi lang si Father Supan, si Archbishop Jose. Nakalimutan ko sa nandun sa document. Nandito, sinasabi din niya na it is in line. Binabasa niya ulit sa Commission on the Commission on the Doctrine of Faith. At yan ang final na. Ang dami nang nag-review niyan. So sabi ni Brother Ramon sa akin, ang statement ng CBCP, tatanggipin natin. At ito na, na kapalabas na, no? Ilang taon na ito. Meron na tayong official document. Ang ganda. Kung meron tayong catechesis, let us promote the CBCP, not our own opinion, not our own reflection, not our own idea, dahil magkawatak-watak talaga tayo, mga kapatid. So one CFD, maging united tayo in truth, united tayo sa pakikinig sa magisteryo, mga kapatid. Nag-comment natin si Brother Marco. Brother Marco, magandang araw sa inyo. Sabi ni Brother Marco, wala. Ang daming nagko-comment, mga kapatid, na wala ka, Brother Marco. Wala talaga, no? Si Bert Ross, hello Father, from Los Angeles, California. Virginia Alipao, good morning Father, watching from Tagbina, Surigao, Del Sur, no? At si Brother si Stella Fe, kumusta na Brother, Sister Stella Fe. At Julius Calderon, shout out Father Darwin from Anahawan, Batolite.
Alita agi sa CPG do. CPG ta now. Mary food dela po God my father ang ping sa imong lakaw o Mar de la Cruz. Good morning father, daghan ko atin awan sa tunay na turo sa Catholic. Daghang na bag-o, salamat sa pag-evangelize father. So, ang dami nagko-comment mga kapatid. Si Grace Dinampo. Aslang father, gitgano mo anhiman ka sa Turil, Davao City karong September 25. Asa ka dapit sa simbahan sa Turil father? So, naman sa to, September 25 ang talk na to. 26 ang talk na to. Announce na nato, no? Kay wala po kay bag asa jud dapit, no? Okay. So maraming salamat at pupunta na kami sa Calapi, California. Nandito. Asan sila? Likod? Natawa sila sa likod. So God bless po. Lalo po kami ng basketball, volleyball, tennis po. Ating mga kasamang mga pare.